Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-uusapan natin ang tungkol po sa Claim Anywhere na palaging nag-i-error. So, ito ay personal experience namin kanina lang. Kahapon pa to pabalik-balik tong customer namin, which is kadalasan naman ay direct to smart padala number, yung 16 digit, pero ngayon ang pinadala sa kanya is Claim Anywhere. Nahirapan silang i-claim dahil palaging nag-i-error. Hindi ko maipakita yung actual na nangyayari kasi biglaan yung kanina nung pumunta po ako sa shop, nagpatulong po yung frontliner natin na yun nga, paano ma-claim yung palaging nag-i-error. I think mga 3 or 5 hanggang 5 times din kung ginawa din yung same process na napakadali lang dati, pero ngayon po ay hindi ko alam kung bakit ano siya, bakit error ang palaging lumalabas, ano, invalid name, last name at saka yung cellphone number. Tama naman kasi yung reference din galing sa cellphone niya, and then yung pangalan galing din sa cellphone niya, at yung ano pa ba, ayun nga, yung dalawa, reference at saka pangalan galing sa cellphone niya, na ang sender po ay Maya Center. So tama yun lahat, pero ayaw tanggapin ng system. Nahihirapan na tuloy ako at malapit na akong mag-surrender. At last na option na ginawa namin kasama ang frontliner ko ay pinalitan namin ng cellphone number. Tatawag na sana ako sa hotline pero ang tagal sumagot, kaya alam ko lahat ng mga Smart Padala Center or Maya Center ay galit talaga pag tatawag na sa hotline dahil ang tagal sumagot, tapos minsan hindi pa nasagot yung tawag, naputol na, or minsan may sumagot pero hindi alam yung na-experience mong error. So kanina, last ano na yon, medyo nagagalit na yung ano, nagagalit na, sumimangot na yung customer dahil palagi namin siyang kinukuha na ng picture kasi nanghihingi siya ng picture, hindi daw siya registered customer, which is dati ay registered naman siya. Tama ang number, tama ang pangalan, pero bakit error? Kaya nagpalit kami ng number, ginamitan namin ng number namin. Yung number mismo namin, hindi sa Smart Padala, yung ibang number namin, yung retailer namin. Yun ang ginamit namin. At ang nangyayari ay nag-success siya. So ano ba ang ginawa? Nung una, in-enter namin yung pangalan niya, pero yung cellphone number namin. Then parehong reference number. Tapos nagpadala ng OTP, in-enter namin yung OTP, then nanghingi siya ng picture, pero bumalik siya, nanghingi siya uli ng OTP. Then pagkatapos niya magano ng OTP, doon kailangan na naming i-register at i-enter yung mga information like yung birthday niya, pangalawa yung birthplace niya, pangatlo yung exact address niya. Yun lang yung natandaan ko. Then humingi uli siya ng picture. Then tinuloy-tuloy na hanggang nag-successful yung transaction. So guys, kung kayo po ay nakakaranas ng error, lalo na sa mga Claim Anywhere na reference at yung pangalan, kahit tugma naman, pero ewan ko ba itong system ni Smart Padala. Matagal na kami sa Smart Padala pero paminsan-minsan mayroon pa rin kami na-encounter. Kaya ngayon, gumawa ako ng video at guide para sa mga Smart Padala Center natin na nahihirapan. Madalas kasi akong nakakabasa ng reklamo doon sa ka-partner group natin na yun nga,
hindi ma-claim at tawag sila ng tawag sa hotline, pero nauwi din sa ano, wala. Dahil yung hotline din sobrang busy, minsan hindi pa nasagot, naputol na, at yung mga kausap nating customer care ay hindi rin alam. Oo. So yun lang pala ang sikreto doon. Palitan nyo lang ng number. Kung wala kayong number na pwedeng ipagamit sa kanya, malamang pwede kayong humingi ng number sa kasama niya or kaibigan niya. Basta kasama niya doon na yung OTP ay makuha agad-agad. Otherwise, papabilhin niyo po siya ng bagong SIM. Oh, problema kasi ngayon, ang bagong SIM kailangan i-register. Pero yun lang talaga ang tanging paraan para po masolusyonan yung hindi kayo mapagalitan ng inyong mga customer. Diba? Mga customer kadalasan nagmamadali. Buti na lang yung customer na yun, ang tagal-tagal na namin customer noon, customer yun. Oo. Halos every week ay may nagpapadala sa kanya. Minsan nga aabot pa ng 50k. Oh, pero yung pinadala sa kanya kahapon ay 16k lang. Oh, then may tindahan siya, so walang tagabantay. So minsan na-process namin, paglingo namin, wala na naman siya kasi tiningnan na naman niya yung tindahan niya. Kasi siguro mga 5 stores mula sa kanya papunta doon sa amin. Pero na ano din, naagapan at nasolusyonan doon sa pagpapalit ng number. So kung problema nyo po yan at gusto nyo pong hindi kayo masigawan ng inyong customer, gawin nyo po yung sinabi ko po kanina na palitan nyo po ng number. Huwag na kayong tumawag sa hotline. Magsasayang lang kayo ng oras, ang tagal pa nilang sumagot. Minsan naaabot pa ng 30 to 1 hour, wala pa rin sumagot. At kung may sasagot man, mapuputol din bigla. So, mas yun yung pinaka magandang gawin nyo muna. Siguro kung nagawa nyo yun, yung nagpalit na kayo ng number, tapos hindi pa rin siya nag-succeed, maybe that's the time na tatawag kayo sa hotline. Pero bago kayo tatawag at hindi kayo masimangutan ng inyong customer, magpalit na lang po kayo ng number. Oo, madali lang pala pag magpalit ng number. Ang ano lang doon, yung hingin mo nga yung una, yung birthday niya. Pero di ba mayroon siyang ID. At nakalimutan ko pala, kailangan nyo ding picturean yung ID nyo kasama doon sa pag-KYC niya. Kasi di ba magiging bago yung ano niya, magiging bago siya doon sa system ni Smart Padala. So mag-KYC ka uli. At isa sa mga kailangan sa KYC bukod doon sa selfie niya ay yung picture ng kaniyang ID. Then, yun nga, birthday, birthplace, address. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na yun hanggang mag-succeed na siya. O, madali lang naman pala. O, na ano lang kami, medyo nanibago kami kasi matagal-tagal na rin kaming hindi naka-encounter ng ganung error. Palagi kami nagki-claim ng claim anywhere halos everyday, pero okay naman. Pero yung sa kanya, iwan ko lang. Tamang-tama naman. Tama lahat ang information o detalye, pero error pa rin. Sa side ata yun is Smart Padala. So, sana po mayroon kayong natutunan. Kung gusto nyo pong palaging updated sa mga ganap dito po sa Pangkabuhayan TV tungkol po sa ating iba't ibang munting negosyo, sa mga small and medium enterprise kagaya ko, please subscribe our YouTube channel at huwag kalimutang i-hit ang aming notification bell. Shoutout sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat po. Patuloy pong lumalaki ang ating channel. Everyday po mayroon pong dumidikit at alam ko nangangailangan din kayo ng information. Kung hindi man ngayon maririnig or mapapanood ninyo yung kinakailangan ninyo, pero kung kayo ay nagpaplanong magnegosyo at kung ano-ano pang savings at co-op journeys ninyo, ay dito nyo po yan matutunghayan sa Pangkabuhayan TV. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.